Magandang hapon ulit mga kamad. Dito po sa segment na ito, ang i-discuss ko naman ay yung tinatawag nating hardening ng ating mga baby stags at kung paano natin sila mentally ihahanda para sa pagpasok nila sa 21-day preconditioning or yung tinatawag natin munang 21-day down cycle. At masiguro na ang pangangatawan nila ay maayos, may tamang sustansya, tamang suplemento para hindi po sila kapitan ng sakit o maapektuhan during the time na sinisimula na natin silang ihanda. So yung tinatawag po nating hardening, ang ginagawa po natin, once napili na natin yung mga stags na nagsisimulang manlaban, ihiwalay natin sila sa gabi, mas maganda para less stressful. Lagyan muna natin ng short cord, maigsi lang puntali, yung kaya nilang hilahilahin bago natin sila ipasok sa pen. Isa pa, bago natin ipasok sa hardening pens, balik po tayo ulit sa priming. Bigyan natin ng paracure with vitamin C na rin na hiwalay. Tapos, sa sunod na araw, pupurgahin uli natin sila ng Purge Pro sa mga lalaki at sa babae naman ay Ivyside. Pangatlong araw, liliguan natin ng Trillium. At pang-apat, ating tuturukan ng Bully Boy. Bakit Bully Boy? Kasi po, again, kulang pa ang pangangatawan nila. Kailangang maipondo muna natin yung tamang pangangatawan bago sila pumasok dun sa rigorous training at sa conditioning natin para hindi po siya mabilis tumupi kung sa termino ng sabong. Ako po'y may ginagawang mental conditioning para sa aking mga baby stags. Pag ako, kung bigyan ko yung specific example, kung meron po kayong limang flying pen, so 1, 2, 3, 4, 5, ang ginagawa ko po, yung 1, 3, tsaka 5, nilalagyan ko ng inahin. Yung number 2, tsaka number 4, wala. Bakit? Ang gusto kong mangyari dito, pag nilagyan ko ng inahin yung 1, 3, tsaka 5, take note, inahin ha, kasi pag inahin, yan po'y mabilis magpakasta, umuupo agad yan. Not unlike pullets, wherein nagpapahabol pa sila, ang stags natin nagkakabisyo. Nagiging man-fighter, tumatapang sa mga babae or sa nanguhuli. At saka isa pa, umiilap sila. Nawawala yung yabang ng mga stags. Hindi na kukumpleto yung pagiging lalaki nila. So, kaya po natin lalagyan yung 1, 3, tsaka 5 ay para mainggit yung number 2, tsaka 4. Kasi ang mangyayari, magkakaroon sila ng pagbabanta na bakit naman kayo'y meron, kami wala. Paglabas nyo ng flying pen at nagkita tayo, pag-aawayan natin yan. So the following day, yun namang nasa number 2 tsaka number 4 yung lalagyan natin ng babae. Yung 1, 3 tsaka 5 naman ang wala. Ano namang iisipin ng nasa 1, 3 tsaka 5? Aba, eh luko-luko pala itong mga to. Kahapon nasa amin kayo, ngayon naman dyan kayo si dalawa sumama. So paglabas ko ng breeding pen, bubugbugi namin kayo. So, nagkakaroon po ng natural instinct at galit ang bawat isang stag sa kapwa nila stag na pagdating sa panahong ikinord nyo na siya, they will not feel comfortable being close to one another. So, nandyan po yung mental alertness, nandyan yung natural na galit o gigil sa kapwa stag. Especially kung ang mga stags na ginagamit natin mostly of colors, mas maganda po magsalitan kayo. Isang pula, isang puti, tapos pula, bulik, you know, different colors para masanay sila at magkaroon ng galit sa iba't ibang kulay. Pangalawa, pagka po nagawa na natin yan, again, establish muna natin yung galit ng mga stags sa bawat isang stag. Itatali na natin sila ngayon sa mga tipi. Pag itinipi na natin sila, ikinord na natin sila sa cord area, make sure na meron pong tamang espasyo bawat isang tipi para masigurong hindi sila ganung kalapit bawat sa bawat isa. Nang sa ganun, pagka inihagis mo yung isang stag na bagong tali at nakita ng isa, makikita mong alerto siya o preparado sa kung anumang pwedeng mangyari o kung lumusob man yung isa para awayin siya. Preparado po yung stag natin. Yun yung isang maganda pag nagkaroon na kayo ng ganong program sa inyong hardening. Now, ano po ba yung tinatawag na 21-day down cycle?
Dalawa po kasi yan. Sa akin, yung 21-day down cycle, ang ibig sabihin nun, yung first 21 days, kaya tinatawag na down cycle, eh, pagpili mo ng stag na magaling, biglang all of a sudden, you make them do things na hindi sila sanay. Halimbawa, inilipat mo ng ibang lugar, galing Bacolod, papunta ng Batangas. Inilipat mo ng bagong lugar na alpasan or talian. Ipinasok mo ng flying pen, pinakaskas mo, o pinakain mo ng iba. Ito yung mga bagay na hindi nila nakasanayan. So, papasok po dyan yung first 21 days, naninibago muna sila, and it usually takes time for them to be able to recover. Kaya po yung ibang nagtatanong sa akin, Sir Jad, bakit po ba hindi umubra yung sinasabi namin na 7-day conditioning o 14 days? Pwede po siguro yan. Pero ang realidad, dapat ang manok nakapriko na bago mo ipasok yung 14 days mo o yung 7 days mo. Kasi ang totoo po niyan, yung sinatawag niyong 7-day conditioning, wala na kayong magagawang tulong pa kung di pakainin at ipahinga yung manok. Pero yung sa 7 araw, kung gusto mong pakaskasin, isampi, ibitaw, kung ano-anong gusto mong eksperimento, eh wag na po ako umasa na mananalo sapagkat yun ngang 42 days na ginagawa ko, dalawang 21 days, natatalo pa. Eh, pag 7 araw ho siguro, ilalagay nyo lahat yung gusto nyong gawin para lang makapag-eksperimento kayo. Eh, mas mabuti pa po, mag-rosaryo na lang kayo ng taimtim at ipanalangin yung swertihin kayo para manalo yung manok ninyo. Ano po? Huwag naman ho kayo magagalit, pero yan ho talaga yung realidad. Ngayon, dun sa 21-day conditioning na pre-conditioning o yung down cycle, ang ginagamit ko po dyan weekly ay 0.3 ng Bully Boy. Again, kailangan po nating ma-establish ang magandang pangangatawan ng manok o ng stag nang sa ganun, pagpasok niya dun sa training period na, eh, hindi na ganun kahirap kasi magtatamlay ho yung kumain, maninibago. Tsaka, para sa akin po, advisable na pag-stags, rotation lang tayo. Gising kayo ng umaga, alas 4, palakarin nyo sa ruweda, pakaskas ng konti. Pagdating ng medyo mga alas 6 na, bago na palakad-lakarin nyo ng konti, kahig. Ako po, hindi na ako nagsasampi. Bakit? Katulad po ng tanong ng iba, Sir, ang pagsasampi daw, nakakapagpataas ng lipad ng manok, nakakapagpasalto, kung ano-ano mga paliwanag. Sa totoo lang po, ang pagiging salto ng manok o pagtaas ng lipad, nasa bloodline ho yan. Kailanman hindi yan madadagdagan ng pagpapasampi. Pangalawa, ang hindi ko gusto sa sampi, although kanya-kanya tayong style, ang hindi ko gusto sa pagsampi ng manok ay ang manok nasasanay na bumunggo nakasabay ng kalaban. Bakit? Kasi pag sinasampi mo, ang nasusunod po, hindi yung manok, yung taong may hawak sa manok. Tinutulak nyo naman eh. So, ang nangyayari, ang manok nauubligang sumama. Now, gawin natin to sa aktual na laban. Pag ang manok ay inalpasan at na-delay yung tigibitaw mo at ang manok mo ay nasanay na sumasampi, kahit ilalim na yung manok mo, nauubliga siyang sumabay. So, usually po, nangyayari, nauunahan yung manok natin. At pag mortal na yung tama, baka hindi na magkaroon ng chance na makarecover pa sila. Tama po? Huwag kayong magagalit, ha? Totoo yung sinasabi ko sa inyo. At isa pa, dun sa 21-day down cycle na tinatawag, bigyan po natin ng kaukulang panahon yung manok para makarecover. Kasi again, ulitin ko, ito pong mga pinagagawa natin sa kanila ay mga bagay na bago sa kanila. Hindi po ito nakasanayan nila simula nung bata pa sila. Kaya it would take time for them to be able to recover para ma-absorb din yung mga vitamina at yung sustansya na binibigay natin sa mga pagkain, sa mga injectables natin, sa mga gamot. So, it takes time. Ano po? Ano ho ba yung program ko sa down cycle ko? Doon sa conditioning ko, bigay ko na, ilistan nyo na po, ano? 4 o'clock in the morning, nagpapalakad po ako. Pakaskas, palakad sa ilaw, kahig ng konti. Pagpatak ng 6:30, ilalagay ko sila lahat sa 3x3. Hindi naman, not closely placed into the ano. So, may tamang distansya po sila para ang manok ay nasasanay rin na nagiging alerto pag may katabing manok. Alas 7, magpapakain po ako. Ano po ang
mga ginagamit kong pagkain, concentrate, meron po tayong pellets. Ang ratio po ng concentrate at saka pellets ay 60% yung concentrate o yung grains, 10% yung mga additional na panghalo natin, at 30% po yung pellets. Ano ba yung mga additional na panghalo? Nandiyan yung wheat germ, white oats, dinadagdagan ko rin ng crack corn, dextrose powder, kung ano-ano pa, gatas. So kung ano yung mga nakasanayan yung gamitin, hindi po ako, wala naman po tayong ini-endorse yung pagkain kung ano pa man. Ngayon, ang mixture po ng pagkain na ito, ang pagbibigay ko, sa umaga po ay 30 grams lamang. Tandaan nyo ha, 30 grams lamang alas 7 na umaga. Bakit? Kasi po, yung oras between 7 in the morning until 4 or 5 in the afternoon is approximately 8 to 9 hours. So 30 grams lang po, just to make sure na matutunaw niya yung kinain niya in the morning hanggang sa oras ng pagpapakain nyo ng alas 4 o alas 5 ng hapon. After ko magpakain, hihilamusan ko yung manok, ilalagay ko siya sa sunbathing muna siya. Vitamin D muna tayo, about 30 minutes. Hintayin ko lang humingal siya. Ginagawa ko po yan. Mas maganda po sa manok yung nasasanay na naiinitan siya sapagkat tumitibay yung kanyang resistensya. Ano po? After that, hilamusan ko ulit. Lagay ko sa frying pan. Lagyan muna natin ng tubig. Lagyan natin ng Set Pro yung tubig para bumalik yung hydration ng manok. Yung nawala sa kanya during the time binilad ko siya, marerefresh ulit yung katawan niya. 3 o'clock po, ibabalik ko siya ng cord. 4 o'clock, papakainin ko na siya. Ngayon, ang safest way to make sure na ang inyo pong manok ay well hydrated is, of course, natural water pa rin. Yung fresh water na galing sa, bakit sinabi kong fresh? Yung water na galing sa gripo, dapat maipainom nyo paglabas pa lang ng gripo sapagkat may content po yan na chlorine. So habang ang chlorine ay umiikot pa, sariwa yung tubig. Pag yan po yung nasinaga na ng araw, umakyat na yung chlorine, nag-evaporate na sa hangin, so wala na po yun. Dapat ang gawin natin, maya't maya magpalit tayo ng tubig. So I advise na at least the minimum of 3 times to 6 times a day kayo magpapalit ng tubig ng ating mga panlabang manok. Ngayon, 4 o'clock, papakain ulit tayo. Ano ang dapat maging sukat kung gano'ng karami ang pagkain sa hapon? Sa hapon po, nagpapakain ako ng 40 grams. Bakit? Explanation dito ay kaya mas marami sapagkat mas mahaba yung oras between 4 or 5 in the afternoon up until 7 o'clock the following day. Mga approximately 14 to 16 hours po yun. So dapat yung pag-digest ng manok, eksaktong natutunaw yung kanyang kinain bago mo ulit siya pakainin at dapat tunaw na siya. Sapagkat pag maaga masyadong natunaw yun, ang kinakain naman noon ay yung sustansyang nasa katawan mo. Yun naman yung nawawala. Yun na yung nasusunog. So dapat hindi ganun karami, hindi na naman sobrang konti yung ipapakain natin. So again, tandaan nyo po, importante sa manok natin ay yung malinis. Importante sa manok natin ay tubig. Kailangan natin laging mabigyan sila ng tubig, tamang suplemento, at kailangan po talaga ay matutukan lagi para nakikita natin kung meron ba silang mga nararamdaman during the time na win-workout natin sila. So, yan po yung first 3 weeks ng conditioning, at mamaya po isusunod ko na yung 21-day keep na tinatawag natin. Thank you. Good afternoon.